So I hope that next time, kung wala naman siyang masabi na tama, she just would maybe shut up. Siguraduhin niya muna, o hindi magbasa siya, siya mismo. So, madaling sabi, okay, the statement of the Vice President was baseless. But there was indeed a recommendation. Yes, sir. It was recommended, sir. Yan ho ang sinabi ko. Kasi ang unang lumabas na statement was just a simple na sana sinunod yung proseso. Yun ang statement ni Robredo. Na alam ko na kayo mismo sa task force, sinabi ko, cut the red tape. Yes, sir. And come up with something that is good and do it with do it fast. Yes, sir. Ang statement niya, sana nasunod ang proseso. Alam mo, abogado man kami dalawa, a misplaced comma could change the meaning of everything. Ganun yan. So yung sinabi niya na hindi, sana sinunod yung proseso, magbibigay siya ng bakukang sa ulo ng tao na sinabi ni Vice Presidente. Eh, Vice Presidente siya. Sana papapabakuna ako, kaya lang sinabi na hindi nasunod yung proseso. Turns out that at best, nakuha nila yung recommendation. There was a recommendation. Yes, so, hindi totoo yun, wala. Hindi ho kailangan ng recommendation, sir, for the donation. Kasi nakaligay ito, investment, wala naman tayo in-invest, donated yun eh. Okay. So, EUA lang po, yung emergency use authorization lang po, ang kinailangan. Which binigay naman po ng FDA based on your EO-121. Yes. Kaya nga, sinasabi ko, yung statement na yun, ang dating sa mga tao, medyo vice president siya eh. Sumusunod na, wala pa ng proseso to. So, ang magbigay ng ano yan sa isip ng tao. Now, yung statement niya na hindi niya dinagdagan, basta ang una niyang statement, sana sinunod yung proseso. Ang pangalang, ang batas, nagsabi na mag-recommendatory gesture lang sila. Hindi talaga kailangan. Kasi, kung wala namang recommendation, hindi mo naman hiningin, di wala. But it turned out now that there was really a recommendation. Now, ang sabi ko na ang ginawa niyang disservice to the people is, nung sinabi niya, hindi niya sinabi na recommendatory. Kapag akala niya lahat ng proseso, recommendatory. Lahat na lang, nang gawin natin dito, makahanap siya ng hindi niya binasa ang batas na recommendatory lang ang HTAC. If the opinion is sought by the Secretary of Justice and by other in the medical profession, in government, ngayon, we were fighting because time was of the essence. We were fighting against the tide of non-believers. Na huwag kayong matakot, ganito. Now, here comes the statement na hindi niya binasa ang kumpleto ang batas. With just a simple statement. Makikreate ka ng doubt. And we were doing everything, convincing, spending most of our time, convincing the people that it is safe, ang bakuna is safe. Now, if you create that uncertainty in the minds of the people, mas maraming ayaw. So, ito yung HT process shall be institutionalized as far as transparent priority setting mechanism that it shall be recommendatory to the DOH and PhilHealth. Wala namang humingi ng if there is no issue about kasi nga donated yun, nakabalot na, and ganito.
binigyan na ang bakuna ng EUA, use of emergency authority. Imbis na magtulong tuloy to convince the people, here she comes and making it appear that government has failed in its mandate of securing. Nga, kaya nga, doon ako, hindi ako, ma'am, hindi ako napikon. Hindi ako mapikon kaya hindi ko sarili ito. Ang akin, medyo galit ako for coming with a half-truth. Nakbasahin mo kalahati lang yung recommendatory power lang na hindi na kinuha dahil hindi na nga kailangan kasi donated yun eh. At saka binigyan ng authority ng FDA. Alam mo mga kababayan, isa sa pinaka-importante talaga is maniwala kayo sa gobyerno. At huwag lang basta-basta sinabi ko nga sa inyo noon eh, dito kayo makinig sa gobyerno kasi yun ang trabaho namin. Pinapag-aralan muna at bago gagamitin. So yung imbis makatulong si Vice President, she muddled up everything. Thereby, I said, creating an uncertainty and doubt in the minds of the people. So, yun ang nagalitan ko because we were running against time. Kailangan mabakuna na agad. Alam mo, kung binigay ito ni Secretary Duque, another proseso na, ay ilang buwan na naman yan, at kaharap ko yung gabi na yon ang bakuna na binababa sa eroplano ng military plane ng China. So, ano ang gawain ko? Hindi ko na. Kaya kinabukasan, tusok ng turok na kaagad. Sa awa ng Diyos, wala namang namatay. At karamihan, okay na. May ba na? Headache, slight fever. Yun lang naman, pero that's part of the territory of the effects of the bakuna. Nandyan talaga yan. Kasi it's a foreign matter. Pagka foreign matter, ipasok mo sa katawan ng tao, magkaroon talaga ng reaksyon. So, I hope that next time, kung wala naman siyang masabi na tama, he just would maybe shut up. Siguraduhin niya muna, o hindi, magbasa siya mismo. Ikaw, ma'am, ang magbasa and take notes of the important or salient points of the law. Otherwise, I said, a misplaced comma could change the meaning of everything. Yan ho, hindi ako napikon. Nagalit ako sa iyo. Kasi sabi ko, ano maklase ito? Uubos na natin yung panahon na to convince ang tao until naman na hindi na kumpleto yung proseso. So yung tao gumaganon. Yun ang iniiwasan natin. Kaya nga pagdating diretso na kagad, the day, on the eve, kinabukasan, turok na naturok. And it has helped our country. Now, there is a rise of COVID cases. Ito ngayon, wala ka na kasali, ma'am. I hope that you'd understand what I'm talking about. Laban Pinas!